today on Couple Buy in LA, we're going to introduce you to two organizations that help to save and build lives. Magandang hapon po mga kababayan. Happy Monday, everyone. My name is Janelle Sawyer, Kababayan in Los Angeles. Very busy weekend. Like I said earlier, a lot of things went on this past Sunday alone. We're going to be reviewing the big winners of the Emmy Awards, also recapping Harvest Moon Festival, plus some other additional features for you. But before anything else, makibalita muna tayo sa balita. Joining us via Skype is Ronnie Ligo, editor-in-chief of Weekend Balita, along with their brand new broadsheet product, which is US Asian Post. Pareho pong libre sa inyong mga paboritong Filipino establishments and restaurants. Hello, Ronnie, and welcome to Kababayan LA. Magandang hapon po sa lahat na nanonood ng Kababayan LA. Of course, ano ang balita natin? 40 years ago, where were you nung diniklara ang martial law sa ating bayang Pilipinas? Alam mo ako, pinaplano pa lang ata ako ng mga magulang ko noong 1972, Ronnie, but 40 years, wow. We've come a long way, and that is why for the first time in 40 years, ipinalabas muli, ibinroadcast yung speech ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na kanyang ibinobroadcast yung pagkakaroon nga ng or pagtatalaga ng martial law sa Pilipinas. Talk to us about that. Oo, never again, ano? Kasi nga ang sabi ng presidente natin ngayon, si Noynoy Aquino, sabi niya, kailangan makita at malaman at marinig ng ating mga kababayan ano ba ang ginawa ni dating presidente Ferdinand Marcos nung diniklara nga niya ang batas militar sa ating bayan Pilipinas, September 21, 1972. Ngayon, itong last Sunday sa Pilipinas, kasi nung diniklara ni Marcos yan, 2 days later niya lang na i-broadcast, kasi sinira niya naman yung mga TV stations, nangyari nga, of course, yung mga political opposition sa atin, nakulong, maraming mga umakyat sa bundok, maraming nagsitakas, at of course, like I said, maraming nakulong na mga lumalaban kay Presidente Marcos. They're saying that martial law paved the way for a lot of human rights violation cases in the Philippines. Let's take a look at the snippet of that speech. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. All right, Ronnie, ikaw, nasan ka noong 1972 and what were you doing? Do you remember all that? Yun bang panonood ng speech ni dating Pangulong Marcos, does it evoke feelings or nostalgia or emotions? Actually, naglabas ako sa aking blog, growing up under the dictatorship. I was in fourth grade, sa grade 4 ako noon, na kung saan nga, what I remember is that nawalan kami ng pasok, tapos yung teacher ko, nung bumalik kami, sabi niya, we are a new society, tapos memorize namin yung mga iba't ibang mga saliw kasi na bago, at pati yung, the famous song na may bagong silang, may bago ng buhay. Akala natin magbabago ang ating bayan, new society. However, this was the start of the, repression sa Pilipinas, and then 20 years later sa ating yung bayan na yan ng kanyang dictatorship, the Philippines became the sick man of Asia, at maraming ang nakulong, maraming napatay, and of course, na natanggal nga si Presidente Marcos noong nagkaroon tayo ng EDSA uprising, at ang nag-lead niyan, of course, yung mga sila dating Presidente Cory Aquino, na nanay ng ating current President na si Noynoy Aquino. And sinasabi ngayon ng ating Pangulong Noynoy Aquino, let us not forget, we must not forget. Meanwhile, Ronnie, news item number 2, yun namang pagpipikit ng ating mga kapatid, mga kababayang Muslim sa harap ng US Embassy. Ito rin ay kaugnay dun sa pinagpipikit naman ng ilan sa mga Muslim sa buong mundo, which is the anti-Islam film. Yeah, the sad part of this news story, developing pa hanggang ngayon, kasi 50 people have been killed sa iba't ibang protesta nangyayari sa buong bansa. Alam naman natin, may mga maraming Muslim na mga tao sa buong mundo na they really take offense dito sa itong pelikula nito na pinagsimula nito mga rally nito. At yun na nga, sabi nga ng mga Muslim, kasi because of that film, isang basura daw na film. However, sabi nila na pag araw you're insulting African-Americans, it's called racism. When you insult Jewish people, it's called anti-Semitism. When you insult women, it's called sexism. When you insult gay people, it's
official sasabing homophobic ka, insult your country is called extremism. But when you insult Muhammad, ang sinasabi natin, free speech, no? Yan ang contention nila, bakit daw pating sa kanila eh. Of course, sa larangan din ng mga Kristiyano, remember si Jesus Christ, sinabi nga, molester din siya or whatever, meron daw siyang asawang babae or whatever, eh hindi naman tayo ganun kabayulente. Eto, nangyayari ngayon, nagpapatayan, marami silang pinapatay. At isa sa mga, of course, na mabiktima, yung ambassador dun sa... yung recently na report natin. The Muslims are very protective over their religion, over their traditions, and their culture. In fact, I had a guest before, si Sara Balabagan, alam naman natin, she was a Muslim, but after her ordeal sa Middle East, and nag-convert siya into Christianity, and we posted that up on YouTube. And believe me, Ronnie, even until now, so many Muslims are commenting, some of them some really not so nice comments directed toward Sara Balabagan. May mga, they're cursing her, they're cussing at her. It's not really very nice. And so we know now how protective the Muslims are when it comes to their religion, when it comes to their tradition. But Ronnie, like you said, it's a developing story. At makakaasa kami na ihatid yan ng balita and US Asian Post, mga detalye ng balita yan sa amin. Opo, no? At of course, mababasa niyo po yan sa aming website, ano? www.balita.com at yung aming pong worksheet, usasianpost.com. All right. Thank you so much, Ronnie Ligo, editor-in-chief of Weekend Balita, also their brand new product, which is a broadsheet, US Asian Post. Log on to their website for more information, www.balita.com. When we return on Kababayan LA, let us try to save lives. Don't go away.